Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nasasagap niyong energy ng person mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Angels and guides, please. Ang bilis na ang card mo. Five of Wands. Ito yung card mo. Para sa ilang Leo, ang nasasagap mo na energy sa ngayon ay yung kalungkutan. Kasi kulang sa teamwork at saka communication. Kaya merong away o kaya argumento na hindi matapos-tapos. Wala ring person na willing na makipagkasundo or maayos itong problem. Ito naman yung card ng person mo. Six of Swords. Ang nasasagap na energy ng person mo ay yung determinasyon at saka yung pagkakaroon ng kalma. Gustong balansehin ng person na ito yung buhay niya. At saka pinili ng person na ito na maging malayo sa iyo o kaya pinili niyo magtrabaho sa ibang lugar or ibang bansa. Sabihin man niya o hindi, ito yung sagot ng person mo na para matugunan at matigil na kung ano yung problema sa inyo. Magkaiba kayo ng person mo sa reaksyon kung paano mag-alala. Kasi sa iyo, yung card mo may galit. Dito sa person mo, kung paano magiging stable yung buhay niya, magiging secure, at saka paano matutugunan yung mga problema. Guys, kayo na lang magpalit ha, kung si person mo ito o ikaw. Kasi may posibilidad na magkabaliktad. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ito naman yung mystical card mo. Itong betrayal ang nagbibigay dahilan sa kung bakit kayo nagkakaroon ng kaguluhan ng person mo. At kung nagsususpecha ka na mayroong betrayal sa koneksyon nyo, tama yung pakiramdam mo. Itong storm naman, katulad din ng sinasabi ng salita na ito, na may mga mahirap na sitwasyon na darating or dumating. Katulad din ng mga unos or bagyo na dumating sa buhay mo, malalagpasan mo rin itong mga dumarating or darating pa. Itong mask, pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagbalat kayo sa sitwasyon na parang walang nangyayari pero meron pala. Itong tinutukoy ng mystical cards, hindi lang naman patungkol sa emosyon, kundi pati na rin sa material. Katulad na sinabi ng mga cards, itong intuition naman ang nagsasabi na kung ano yung kutob mo, yun yung totoo at saka yun yung mag-guide sa'yo sa kung ano yung katotohanan. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi ka naman yung person na madalas kinukutuban. Siya nga pala, kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Yung card mo muna ang una nating alamin. Kasi lahat naman tayo kapag nagagalit, merong dahilan. Malalaman din natin kung bakit yung person mo umiwas na sa tension na nangyayari. Six of Cups, Knight of Wands, at Queen of Wands. Sa mga cards mo na ito, pinapakita pa rin na kung gaano ka ka-loving na person, kung gaano ka-importante sa iyo yung mga bagay na sinimulan mo. At pinapayuhan ka ng mga cards na kung merong pagdududa pa lang sa iyo, kailangan nakaplano lahat kung paano mo didiretsahin yung person. Hindi pwedeng naisip mo lang kasi
at wala kang sapat na pruweba. Nauunahan ka kasi ng galit mo at saka hindi mo to mapigilan. At saka nakadalawang cards ka na na mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Ang ilan sa inyo sa career ay yung mga katrabaho mo mas bata kesa sa iyo. At saka sa career o kaya negosyo, sinisikap mo na yung mga ginagawa mo ay tinatapos mo, nakadalawang cards ka na. Kung ma-achieve mo yung goals mo, syempre kasi nakadalawang cards ka na para sa pagiging determinado na ma-achieve yung pinapangarap. At saka huwag mong pansinin yung ibang taong pumupuna sa kakayahan mo kasi ikaw yung may kailangan kaya alam mo kung ano yung nararapat para sa iyo. Yung card naman ng person mo ang alamin natin. Single ka man or nasa relationship, merong person na nakakaalala or umiisip sa iyo. Yung person na hindi mo nakakausap or nakikita. Sa mga nasa relationship, ikaw yung person na willing ka na mag-adjust. Kahit na may pagka-immature yung person mo, sinisikap mong mag-adjust para sa kanya. At ito yung isa sa katangian mo na gusto niya. Ang ilang single naman, may potential person na malapit sa iyo na gusto ka. Binibigyan ka niya ng hint, pero hindi mo maramdaman. Ito yung cards ng person mo, The Magician, Knight of Swords, at The Star. Kung sa cards mo ipinakita yung feminine energy, dito naman pinapakita yung male energy. Sa mga cards ng person mo, gusto niyang maayos yung problem niyo, kaya lang nauuwi sa pagtatalo. At kung gusto talaga ng person mo na maayos yung problems nyo, kailangan maging makatwiran at saka fair ang pag-uusap or desisyon. At saka ang isa pa sa importante ay yung pakikinig. Kung yung person mo hindi nakikinig sa'yo, makinig ka muna sa kanya. Pero base sa mga cards, mas gusto ng person mo na kumilos ng mag-isa or mag-desisyon ng mag-isa. Pero nakadalawang cards na para sa solution na magiging kalma din ang situation nyo ng person mo. Sa financial, nakadalawang cards ka na na magiging maganda yung progress ng financial mo, stable. Kasi ang ilan sa inyo, nagpalit ka ng career or nagdagdag ka ng pagkakakitaan. Marami kasing plano sa pagbabago. Patungkol sa mga cards na ito, na positive ang magiging result. Nakadalawang cards na kung ano man yung situation na kinakaharap mo, sisikapin ng person mo na unawain ka. Nagagalit or irritable yung person mo sa iyo kasi iniiwan mo siyang clueless. Huwag mo itong gawin sa kanya kasi lahat ng pagmamahal, pag-aaruga, iibibigay niya sa iyo. Itong card ng person mo, nakadalawang cards na nakatingin siya sa iyo. Sa mga single, ito na yung tamang panahon para makamit ka ng mga bagong kakilala kasi hindi magtatagal, makikilala mo na yung person na next na makakarelasyon mo. At itong potential person na makikilala mo ang pinaka-best sa lahat ng makakarelasyon mo. Kaya ito na yung chance mo. Huwag mong sayangin. At para naman sa ilan na nasa relationship, maayos ang relasyon nyo ng person mo. Yung person mo, meron siyang plano na magsama na kayo or magpakasal. Pero sa ngayon, hindi niya pa to sinasabi sa iyo. Nakikiramdam lang muna siya kung hanggang saan patutungo ang relasyon nyo. Pero siya, yung feelings ng person mo, card niya to eh. Sure na siya sa feelings niya.
Queen of Cups, Page of Pentacles, at Ten of Pentacles. Ito yung cards para sa relationship na nakadalawang cards na para sa feminine na energy na mature. At pinapaalala ng mga cards na to na mag-set ng goals. Pangalawang card na ito sa kung ano yung relasyon or connection na dapat patunguhan. Nakatatlong cards na rin para sa kapayapaan at saka yung pag-iisip patungkol sa pamilya. Piliin nyo yung mas positive kasi kung ito yung pipiliin nyo, magpapatuloy yung tagumpay lalo na sa financial at career. Sa kalusugan, alaga ang maigi yung health mo, anuman ang edad mo. Para panghabang buhay na healthy yung kalusugan mo. At kung ang ilan sa inyo merong health issues, yun kasi yung sakit ng family nyo. Kumbaga, nasasalin yung sakit kasi nasa dugo. Single ka man or nasa relationship, kailangan ng boundaries na para hindi ka masaktan ng kapwa mo or ng person mo sa pananalita. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung person mo nagpapaka-busy sa trabaho para maipakita na marami siyang pwedeng magawa para sa iyo. Lalo na sa pagtaguyod or pag-secure ng pamilya. At saka ang ilan sa inyo kaya nagkakaroon ng problema sa relasyon kasi pareho kayong busy ng person mo. Sa mga responsibilidad sa pamilya, sa career, or negosyo. Naka-apat na cards ka na na magkakaroon kayo ng pag-uusap ng person mo at magkakaayos kayo. Sa mga single, pangatlong card na ito na ito yung tamang panahon para makamit ng mga bagong potential person kasi matatagpuan mo na nga yung person na para sa iyo na pang long term ang kaya niyang ibigay na relasyon. Nakadalawang cards ka naman sa pang long term na relationship. At saka ang ilan sa inyo, ang tagal niyo nang magkarelasyon ng person mo. Kaya alam mo na kung paano mag-adjust. Nakatatlong cards ka na. Itong The Chariot ang nagsasabi, naiiwan mo na yung sitwasyon na feeling mo hindi ka talaga safe. At marami pang potensyal na madidiskubre ka sa sarili mo. Itong Eight of Pentacles ang nagsasabi na huwag kang malungkot kasi maraming hindi mabilang na oportunidad na darating pa sa buhay mo. Kaya hanggat maaari, huwag kang paapekto sa emosyon, gamitin mo yung isip mo para hindi masayang yung oportunidad. Magagamit mo yung mga lesson sa buhay na natutunan mo. Itong Ten of Cups ang nagsasabi na anuman ang estado mo sa relasyon or pamumuhay ay napaka-importante kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Ito kasi yung mas magbibigay sa iyo ng blessing at positive outlook sa buhay.